So ito yung luma kong martilyo. Natanggal ko na yung nasa loob niya nang maputol to. So ngayon gagawa lang ako ng sarili kong handle, kahoy. And then yeah. So gawan ko na lang paraan tong martilyo ko. So last night, gumawa lang ako ng sarili kong handle sa hammer na to. Gawa sa sanga ng bayabas. And then pagbalik ko next time, bibili ulit ako ng bagong martilyo. Sino man yung kumuha ng martilyo ko na yan. It's good. Usable. So maglalagay muna ako ng net dito. Kasi nga, lagi nga may dumadaan dito. Galing doon sa, di ko alam kung saan galing. Dito sa dumadaan, papunta dito sa kabila. Eh meron na ako mga tinanim dito na sitaw, okra, saka mga pagulong. Ang problema, natatapakan. Meron isa doon, naputol na yung isang sitaw ko. Natapakan siguro. So, nandito yung isa kong tanim na sitaw. Putol na to. Ayan. Binalik ko lang sa lupa ulit. Hopefully, mabuhay siya ulit. Or tumubo. Sitaw yan. So, puno yan hanggang doon. Ayun, may isa pa doon. Tumubo na. Hanggang doon, kompleto yan sa dulo. So right now, I'm in the process na para malagyan ng kuryente itong bahay na to. Kaya ngayon, ginagawa ko na yung mga wiring. This is temporary lang. Ito mang lalabas yan. Wire dito, paikot. Ito yung saksakan. Isang saksakan doon, tapos merong switch doon. So for now, temporary lang muna to para lang makabitan tayo ng kuryente. Kasi kailangan ko yung kuryente dito para mapantay ko to sa itong sahig ko na to. Para mas mabilis tayong malagyan ng kuryente, temporary lang muna yung gagawin ko. Dalawang outlet lang muna, saka isang switch para sa ilaw sa labas. Dalawang ilaw sa labas, saka saksakan lang dito outlet. Yep, so yun yung plano. Ay, dami na naman mga lamok-lamok. Maulan kasi. Kaya nung umaga, gigising dapat ako na maaga. Ang problema, ang lakas ng ulan kayo ng umaga, kaya natulog na lang ako. Kasi yung gagawin ko dapat kayo ng umaga doon sa bubong. Tutuloy ko sana yung ginagawa ko kahapon. Ilalagay ko tong mga trim na to sa edges ng palibot ng bubong. Ang problema, malakas nga yung ulan kayo ng umaga, kaya hindi ko rin magagawa. Natulog na lang ako hanggang 10 a.m. kanina. Daming lamok-lamok. Ito yung mangyayari. Itong wire na to, ito yung lalagay dito sa outlet. And then, ito naman connection dito sa baba. Ito yung magtutulay ng kuryente papunta naman doon sa second outlet. And then, magraran ako ng another wire para naman doon sa switch. So, natapos ko nang i-wire lahat to. Hindi ko pa na-terminate lahat ng cable para dito sa loob. Pagbalik ko dito sa ako na i-terminate itong mga cable na to kasi baka
baka nakawin lang yung mga outlet pagka nilagay ko na ngayon. So babalik na lang ako dito. Sa ako na i-terminate kapag malapit na talaga yung inspection ng kuryente. Sayang, baka nakawin na yung mga outlet dito. But for now, nailagay ko na lahat ng cable. Yan, nasa ilalim yung iba. Isang saksakan dito. Andun na yung switch, nilipat ko para mas malapit na. And then may isang outlet doon. So, more than 1 week na rin ako hindi nakapunta dito sa bahay. Kaya, ngayon, i-check natin kung may mga nawala na naman bang gamit dito. May tumira ng pusa. So far, parang kumpleto naman itong mga sawali. Wala namang nawala. 1, 2, 3, 4. Bubong, medyo okay naman. Sa taas, nandito pa rin yung net. Kaya, feeling ko wala namang nawala dito sa net, sa taas. Pero check ko pa rin. Pagbuti lang makita. Okay, nandyan. Whew, nice. Mukha namang walang gumalaw sa bahay ko ngayon. Mukhang walang nawala. Pati yung tali ng balon ko nandito pa. So that's a good thing. Ang tanong, yung pala ang nawala. Nawala yung pala ko dito. Okay. Tapos yung laghari nandito. Electric nandito. Tubigan nandito. So hindi ko ba nailagay sa taas? Ayun, may wala. Mukhang pala lang talaga ang nawala ngayon, ah. Wala ba dito sa taas? Wala. So, yun ang nawala ngayon, pala. Pala ko ang nawala. Talaga palang hindi pwedeng iwanan ang gamit dito. Laging may mawawala. Silipin ko sa ilalim. Baka nalaglag lang. Wala naman. So, ito yung isang problema ko dito. Meron kasing bahay dito sa kabilang ito. Ngayon meron mga tao galing, hindi ko lang kung saan sila lang gagaling. Pero dito sila dumadaan sa harapan ko mismo, papasok dito sa kabilang bahay na to. Ngayon, siguro kapag may dumadaan, napapansin na may bahay, pumapasok, may nakitang gamit, walang tao, kinukuha na nila. Yun yung isang problema ko dito, ang daming mga trespassers. Kaya naglalagay ako ng bako dito sa gilid na to. And then soon, maglalagay na rin ako ng bako doon sa dulo. Pinakadulo na yon. Tapos ito sa likod. Para maiwasan ko na yung mga taong pumapasok dito. Yan ang mahirap dito sa mga gantong lugar. Walang mga, hindi nila alam yung ano, yung boundaries. Hindi nila alam yung trespassing. Ay, nawala na naman tayo ng gamit. So anyway, continue ko na lang lagyan ng net itong side na to para siguradong hindi na makakalusot dito kahit aso. Hindi na makakapasok dito.